gagawa tayo ng creamy low-carb burritos. Una, maglalagay lang po tayo ng coconut oil. Para panggisa sa meat giniling. Siyempre, maglagay tayo ng onions. Bakit po pala una nilalagay yung onions? Dahil kapag inuna po natin ang garlic, mabilis po siya masunog. So, next po yung garlic. By the way, lutuin po natin ito over medium heat. At ngayon, ilagay na ang ground meat. Pwedeng beef, chicken, or pork. So, depende sa inyo. Tapos, maglalagay lang po tayo ng green dahan Himalayan salt. Kung wala namang Himalayan salt, pwede po rock salt. If you love this video, please like and share and follow me for more low-carb recipes and health tips. Then add pepper. Kung kayo ay oxalate sensitive, use white pepper. Kung hindi naman, pwede black pepper. Kapag bagong lagay pa lang sa pan yung giniling, dapat haluin po natin ng maigi. Para ito ay hindi magdikit-dikit. By the way, ang list of ingredients ay ilalagay ko sa last part ng video na ito. Kapag hindi na po nagkadikit-dikit ang mga giniling, pwede na po tayo magdagdag ng other ingredients. Since bawal sa atin ang tomato sauce, maglalagay po ako ng konting tomato paste. Konti lang talaga ang ilalagay ko, lalo ako ay isang oxalate sensitive. Haluin lang ng maigi and let it simmer for a few minutes. At hanguin na natin. Ngayon, gagawa naman tayo ng mustard cream sauce. Over low heat, maglagay lang ng butter. Then add all-purpose cream or whipping cream. Then add cheese na pasok sa low carb. And green dahan Himalayan salt or rock salt. And sprinkle green dahan malunggay powder. At syempre, yung mustard. Depende po sa panlasa nyo kung gusto nyo maasim, add more. Kung hindi naman, konti lang. Then, mix well until we achieve a creamy mixture. Ngayon, assemble na natin. Gagamit ako ng green dahan pita bread. Tapos, maglagay ng mustard cream sauce. Nasa sa inyo po gaano kadami or kakonte ang ilalagay. Importante, masarap sa panlasa nyo. Tapos, maglagay na tayo ng giniling. At syempre, huwag kalimutan ang grated cheese. Then, wrap. O diba, tapos na. Napakadali lang talaga. And repeat the same procedure, depende kung ilang piraso ang gagawin nyo. Pwede pang almusal, pwede pang pananghalian, or hapunan. O diba, pwede na pang baon, kagaya ng mga nagtatanong lagi. Lalong-lalo na yung mga nasa graveyard shift, napakadali lang talagang gawin. And even sa mga kids, pwede din po ito pambaon sa school. Para hindi na sila matempt kumain ng mga junk foods. At ito ay good source of protein. Nakakatulong sa mental alertness and brain function. And ready to serve! O, diba? Ang ganda. Tikman na natin. Cheesy. At yung pita bread, ang sarap. Bagay na bagay siya dito sa burritos na recipe. Napakadali lang gawin. Ang sarap talaga. O, diba? Very simple. Try nyo na po ito.